Mga kasambuhay, kasama po natin ngayon ang buong simbahan o ang lahat ng mga Katolikong Kristiyano sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng pagbabagong anyo sa pagliliwanag ng Panginoong Hesukristo. O sa English po ay ang Feast of the Transfiguration of our Lord Jesus. Ngayon po ay babasahin sa ating mga misa ang tungkol sa propesya ni Daniel sa ating first reading. Babanggatin po niya doon kung paanong nakakita siya ng apat na mga hayop. No? At yung pang-apat nga ho ay hindi lang hayop, kundi parang isang monster, kakaibang itsura. Ang una po ay leon, na daw, siya daw pong sinasagisag ay ang Babylonia. Ito po yung mga bansa na mga tao na nagmalupit sa bayan ng Diyos. At pangalawa po ay yung bear o yung malupit na oso na sumisimbolo po sa mga taga Medes, no? Na umapi rin po sa mga Hebreo. At ang pangatlo po ay ang leopard, ang leopardo, na ang sinasagisag naman po niya ay ang mga Persians. Isa na naman pong power na umapi sa mga chosen people of God. At ang katapus-tapusan po ay yun nga pong monster na ang tinutukoy daw po walang iba kung hindi si Alexander the Great at ang mga sumunod sa kanya na mga makapangyarihan na manlulupig, mapaniil sa mga tao, hindi gumagalang sa karapatang pantao. At ang pinakahuli po nito ay yung mga taga-Antioch, kung tawagin. No? Ito pong mga paganong ito. At ito pong si Propeta Daniel ay isinulat itong kanyang propesya 160 years bago isilang ang ating Panginoong Jesus sa panahon na ang kanyang bayan ay nililupig ng mga taga-Antioch. No? Sa atin pong second reading naman, si St. Peter ang magsusulat at sasabihin niya, ang ikinukwento namin sa inyo ay hindi mga well-concocted myths. Hindi ito mga gawa-gawa lamang ng mga taong matatabil ang dila o kaya ay mabulaklak ang dila at very fertile ang imagination. Hindi po. Ang sabi ni St. Peter, itong sinusulat namin sa inyo ay mga bagay na aming na-witness o na aming mismong nakita ng aming mga mata. At ito po ay ang kwento na ngayon ay ipapahayag sa ating ebanghelyo. Ayon kay St. Luke, noong si Jesus po ay umahon sa bundok. Alam naman ninyo, ang ating Panginoon palaging naghahanap ng mga ilang na lugar, tahimik na lugar kung saan siya maaaring makapanalangin. Akalain ba naman ninyong habang siya'y nananalangin, binirahan ng tulog nitong tatlong kasama niya na sina Pedro, si Santiago, at si Juan. Ito pong tatlong ito, kasama ni Jesus sa pinaka mataas na karanasan ng Panginoon. Ito nga hong kanyang pagbabagong anyo. Pero kasama rin sila bandang huli sa hardin ng Getsemani, sa pinakababa naman na kanyang karanasan. Pero nakakalungkot po kasi nakita ninyo na parang hindi siya talaga naunawaan ng kanyang pinakamalalapit na mga apostol, itong tatlong ito. Dito na lang siya umasa eh. Kasi sa 12, pumili pa siya na sana talagang makakaintindi sa kanyang ginagawa. No? So, time-time na nanalangin, kaya lang binirahan na ng tulog. Mabuti na lang kanyo, nagising sila noong akmang matatapos na at mawawala na yung dalawang tao na kasakasama ni Jesus. Kasi habang si Jesus ay nananalangin taimtim sa Ama sa Langit, biglang nakita sa kanyang tabi si Moises. Si Moises ho, na matagal nang namayapa, at si Elijah na kinuha ho sa taas ng langit at inaasahan ho ng marami na kapag darating ang Mesiya ay magbabalik. Ito pong dalawang napakahalagang biblical figures na ito. Si Moises,
na siyang binigyan ng Panginoon ng Ten Commandments, ng mga batas, at si Elijah na siyang sinasabing pinakahuli sa lahat ng mga propeta. At dumating ho yung punto na nakita noong tatlo at sila ho ay natakot sapagkat yung ulap ay bumaba sa kanila. Pero noon pong nawala yung dalawa, ang sabi ho ng tinig mula sa ulap, ito ang kinalulugdan kong anak, pakinggan niyo siya. Pakinggan niyo siya sapagkat may sinabi ho doon na tungkol sa pag-uusap ni Jesus kina Moises at Elijah tungkol sa kanyang exodus. Kung paanong ang chosen people sa lumang tipan ay nagkaroon ng exodus, paglaya mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, gayon din po si Jesus magkakaroon ng paglipat naman mula sa buhay dito, kung paano siya ipapatayin, ay siya pupunta sa buhay na walang hanggan. Yan. Makakamit niya ang buhay na walang hanggan para sa buong sangtinakpan. Yan po ang journey gagawin ni Jesus. Kaya lang hindi maunawaan nitong mga alagad. Sila ho'y natatakot kasi alam nila na kapag dumarating ang ulap, alam nila ang istorya sa lumang tipan sapagkat si Moises noon ang kinakausap ng Diyos Ama, bumababa ang ulap, nag-iiba ang mukha ni Moises. At meron din hong kasama si Moises, sina Aaron, si Nadab at si Abijah. Nagsama rin ho si Moises. Kaya nga ho makikita ninyo itong pattern, si Moises at ang ating Panginoong Jesus para silang magkahawi. Kaya nga ho ang sabi natin kay Jesus ay, He is the new Moses. Pero alam ho natin, si Jesus, hindi naman siya maaring maipantay kay Moses. Hindi ho siya pwedeng ipantay kasi higit siya kay Moses. Lampas-lampas siya kasi siya ang anak ng Diyos. Kaya nga ho itong sinasabi ni Peter na magtayo tayo rito ng tatlong tolda. One for Jesus, one for Moses, one for Elijah. Para bang sinasabi niyang pantay silang silang tatlo. Pero hindi ho eh. Siguro nais lamang ni Moises na mapanatili itong napakagandang karanasang ito. No? Kinakailangan ma-picture frame, no? At hindi kailangan makalimutan. Pero hindi ho yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ni Jesus, baba tayo rito sa bundok at doon haharapin natin yung ating exodus. No? Hindi ho natakot si Jesus na lumipat sa buhay na walang hanggan. Pero dadaan muna siya sa pintuan ng pag-aalay ng buhay sa krus. Death. Death becomes the doorway towards eternal life. Ngayon po, tayong lahat ay natutuwa, nagbabago ang anyo, nagniningning ang Panginoon, pero hindi po sapat yun. The challenge is, ang hamon po talaga sa atin, sana masamahan din natin si Jesus doon sa kanyang exodus. Na tayo rin makaranas ng pagkamatay sa ating mga sariling plano, sa ating mga sariling kagustuhan, sa ating mga masasamang ugali at bisyo. Paano po mangyayari yan? Tinuturuan na tayo ng Panginoon. Sana tayo rin magkaroon ng transfiguration. Alam niyo doon sa Jerusalem, kung saan nangyari ang transfiguration, merong lugar doon ngayon na kung saan naglalagay ang mga tao ng kanilang prayer intention at inilalagay nila sa sulat, sana po magkaroon ng transfiguration, pagbabago ng ugali, ang aking anak, ang aking asawa, ang aking misis, no? Nilalagay doon. Maganda pong manalangin para sa ating mga mahal sa buhay, pero sana unang panalangin, Lord, ako po, magkaroon po ng pagbabago, magandang pagbabago, at ako po'y makasunod sa iyo. Hindi lamang po sa magagandang malulwalhating yugto ng buhay, no? Kung hindi yung hamon ng Panginoon na maglakbay, na mamatay, at ialay ang buhay para sa kapwa. Napakaganda po na ang mensahe ng tinig mula po sa ulap.
Dahil sinabi ng ating Panginoon, ng Diyos Ama mismo kay Jesus, ito ang kinalulugdan kong anak, pakinggan niyo siya. Napakahalaga po para kay Jesus yung sandaling yun, sapagkat minsan na po niyang narinig yun eh, doon po sa ilog Jordan. Pero ngayon, inulit na naman sa Mount Tabor na siya ang kinalulugdang anak. Baon-baon po ito ni Jesus noong siya ay nasa Kalbaryo na at sisinghap-singhap na hanggat siya'y malugutan ng hininga. Mahalaga din po ito para sa mga apostol na nakikinig, sapagkat sila ang magkukwento sa iba nilang mga kasama na minsan talagang nakita namin nagbagong anyo itong si Jesus. At hindi lang yon, kasama niya sina Moises at si Elias o si Elijah. Kailangan po marinig din ito ng mga ibang apostol at ng mga ibang tagasunod ni Jesus para nang sa gayon may magpatunay sa kanila na tunay ngang si Jesus ang anak ng Diyos. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa amin sa pagtunghay po natin sa kahulugan ng pagbabagong anyo ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez mula po sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.